The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of TV5. In addition, the views and opinions of the guests do not necessarily reflect those of the host, the show, the station. Pagpapawisan ka sa init ng mga chika. Mas matindi pa sa sikat ng araw ngayong tag-init ang level ng intriga. Ito ang Paparazzi Intriga Heatwave. Nakapapasong usapan. Re-elected Senator Lito Lapid. Sasagutin ang lahat ng maiinit na intriga ang ipinupukol sa kanya. Saan totoo bang gasoline boy sa Las Vegas ngayon si Manuelito? Maganda trabaho yun. Oo. Nagbabagang chika. Matapos ang halalan. Aiko Melendez, personal na nga ba ang galit sa elected mayor ng Quezon City na si Herbert Bautista na dating niyang karelasyon? It's an open book na nanligaw sa akin si Herbert, but that doesn't have anything to do with politics. Nosebleed na one-on-one, Moe Twister at Angelica Jones. Magharap sa Buena Manong Hirit ng Answer Mo. Cesar Montano, binuksan ang saloobin sa dalawang magkasunod na dagok sa kanyang buhay sa Hello, Dolly! In good terms ba kayo ni Teresa? Baka pati si Juliano Palermo makita. Kasi mabati na sila. Tama nga, nasa paparazzi niya po ako. Umuusok, nag-aapoy. Banggaan sa pagitan ng ex-couple ng sina Ethel Buba at Alex Crisano. Malalaman ang dahilan. Ako na yung gamit ko. Gamit ko yun eh. Come on, stealing. I mean, accusing you. You have no proof. Chikang sing-init ng tanghaling tapat. Isang aktres. Nangaras di umano ng customer sa isang bar sa The Fort. Kung sino ang aktres na ito, malalaman nyo na. Hot na hot na hulaan. Lista ng male celebrities na nalig sa politiko. Sisilipin. Sizzling tanungan. Sa loobin ng controversial na TV host na si Willie Revillame, binigyang linaw. Abangan! Live! Takasan mo man ang chika, wala ka ng kawala dahil nandito na ang paparazzi. Next level na ang chikahan. Capture lahat ng intriga at kontrobersya. Focus na dahil paparazzi na. At heto na ang mga reyna ng mas pinaagang showbiz talk. Christy Fermin, Dolly Ann Carvajal, and Rufa Gutierrez. Ini today talagang summer na talaga. Hi. Sobra. Hello, Dolly. Hello. Umuusok din tayo dito. Yes. Katanong summer heat. Parang sad ka today. Ganon? Yeah, parang you have a love life problem. Ahoy! Baka sex life problem. Ahoy! Oh my God! Meron bang politikong hindi pinalad na nagpapalungkot sa'yo? Medyo. Okay, good afternoon po. And super init talaga ang mga news natin today kasing init talaga ng panahon. And syempre, hot na hot talaga yung mga pinag-uusapan ng mga chika natin for this week. Syempre, ito na. Itong kaibigan ko, first time na magsasalita. And, you know, a lot of things happened to her. Alam natin lahat na merong problema pagdating sa elections. But it's the first time that Aiko Melendez will speak about everything that happened to her during the elections. And kung totoong galit ba siya kay Herbert Bautista na nanalo bilang mayor ng Quezon City. Kaya abangan po natin yan. And of course, later sa PressCon Express, pag-uusapan natin ulit si Willie Revillame. Mainit na issue na pinag-uusapan all week. And kung ano ba talagang nasa loob ng puso ni Willie, malalaman din natin yan mamaya na. Okay. At magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Ako naman po ay nabigyan ng pagkakataon na makapanayam sa unang pagkakataon ng mahabaan ang isang aktor politiko na binigyan po ng pagkakataon ng ating mga kababayan na muling maluklok sa Senado, si Senator Lito Lapid. Ang ganda ng aming panayam dahil hindi kami kumulong sa politika lang, pati ang kanyang love life, pinag-usapan namin. Oh, wow! Diba? At saka alam ko, di ba tinitira din siya? So, oh, sana naklaro niya lahat. Yung mga paghusga na wala siyang alam, na nagbubutas lamang siya ng bangko sa Senado, lahat yun nilinaw niya sa paraan na mauunawaan siya ng publiko at ganun na lang ang kanyang pasasalamat dahil yung walang alam nakaupo na naman sa Senado ngayon. Okay, diba? Go! At sa atin namang tinututukang segment dito, ang hulala, ito po talaga mga kapatid ang tinututukan natin mga kababayan. Kung noong nakaraang linggo po ay pinag-usapan natin yung mga female celebrities na nalilink o nauugnay sa mga politiko, masyak po kayo. Mga lalaking personalidad na nalilink sa mga politiko ang ating pahuhulaan ngayon kung sino-sino. Wow!
ba yun? Okay, sino sila? Siguro makinig ako dyan, ha? Parang yung mga press people na nandito sa harap natin na may mga alam na agad. I think so. Ano mga politikong lalaki, babae? May mga pwedeng babae, lalaki, badin, tibo. Ako naman ang interesting na naabangan yan. Ako naman ang baon ko, ang one-on-one interview ko with my BFF, si Cesar Montano. Talagang napaka-candid at kumanta pa siya ng Hello Dolly. Pero may isang request lang siya. Ayaw na niya magpatanong about Angelo. Kasi nga naman, masakit parang talaga. Sariwa pa. Tapos after, hindi nga siya pinalad sa election. So, ginalang naman natin yan. At sa ating mugshot, abangan ng back-to-back na controversial na kwento na nagaganap sa pagitan ni na Ethel Buba at Alex Crisano na may nakawan daw sa eksena. May mananakawan. Parang forever na yung balitang yun, di ba? Eh, kala ko ba di ba si Alex na yun yung anak ni Joey Marquez? Bakit lagi si Mayor Joey Marquez ang inaano mo? Pero syempre may pitak sa aking puso. You know, I don't know! Ito, isa lang na tanong kay Dali. Isang bato lang. Okay. Kapag nakikita mo sa Wawawi si Robin Padilla, at kapag nakikita mo si Mayor Joey sa news, kanino ka mas kinakabog? Kayo yung Binoy. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin talaga nakakataka sa amino ni Robin. Ganon. Even in your column, you always call him Lone Wolf. Oo. Oh, di ba yun ang code niya nung araw? Di ba alam mo, ikaw talaga? Hindi. Iba ang code pala sa iba-ibang babae. Oo. At syempre, meron pa tayong burukingin na babaeng na lasing sa bar. Ay, kilala ko yan. Oh, nagwala daw sa The Fort. Kapag tinignan mo siya ng malapitan at malayuan, parang karespe-respeto, hindi marunong gumawa nung inaakusa sa kanya ngayon, di ba? Looks are deceiving, ikaw nga. Naman. Marami namang ganun, di ba? Okay, at syempre, magpapatalbog din. Ako, ito na. Meron tayong poll question for the week. Syempre, last week yung question natin, ay dapat ba panindigan ni Chris Aquino ang sinabi niya nung campaign period na aalis siya ng bansa kung mananalo as president ang kapatid niyang si Noynoy Aquino para hindi na makadagdag pa sa gulo. At ito po ang sagot niyo. Ang resulta ng ating paparazzi survey, kung dapat bang umalis si Chris, A ay nagsabi ng oo, 27.5%. At ang hindi, dapat manatili siya sa Pilipinas, ay nanalo Tito Christy, 72.5%. May pag-ano talaga kay Tito Christy. Hindi, ang kanilang katwiran, Pilipino tong taong to, ba't nyo pa aalisin? Mm-hmm. Hindi dahil sa gusto nilang nandito si Chris. Mm-hmm. Parang ganun din, di ba? So nanalo, si nanalo. So at least fair tayo, di ba? Kasi lagi nilang sinasabi na baka, actually hindi. Parang we're ganging up daw ang Chris. Ako yung kay Jobber at kay Willie nga eh, di ba? So Tito Christy, that you're always ano daw, like, hating Chris. Chris, hindi ako galit sa kanya. Bashing. Galit you're asking ako sa me, like all the fans, kung bakit daw galit ka kay Chris. So sabi ko, sige, I'll ask it to Christy this week. Hindi ako galit sa kanya. Wala ka ng emosyon. Fair, di ba? Kung ano talagang resulta ng poll survey, yun ang sinasabi natin sa kanila. Alam ni Chris sa sarili niya na hindi ako galit sa kanya. Sa bilang tao, pinupun ako yung mga ginagawa niya. Magkaiba kasi yun eh. Dalawang magkaibang bagay yun. Okay, ang ating paparazzi poll question for the week, naniniwala po ba kayo na may anak si Sam Milby sa kapatid ni Uma Cooney? A, yes. B, no. To vote, pumunta lang po kayo sa Facebook fan page, Paparazzi, or tumawag sa ating hotlines 544-8381, 544-8389. Ayan. Okay, at para sa ating picks of the week, naman kasama natin ngayon ang isang gwapong model na naman, Charles Sandoval, to help us. Hello, Charles. Charles Sandoval. Hello, okay. Charles. Charles doesn't speak Tagalog, right? Oh, anyway, napapansin nyo po, wala si Mo ngayon because Mo is busy shopping and having a good time in Paris. Pero syempre, kasama po natin via phone patch si Mo. Hi, Mo! Hello, my lovely ladies. Hello! Mo, ano bang ginagawa mo sa Paris? Wala, umiikot. Uuwi na ako bukas. Pasalubong namin, ha? Yun nga, they're just walking around here kasama ko sila Hayden.